Okay. Magandang araw sa inyo. Muli na naman tayong magtatalakay sa panibagong linggo ng ating pag-aaral sa Industrial Arts Week 4, kung saan ating tatalakayin ang pagbuo ng iba't ibang linya at guhit. Kung saan nakalipas na aralin ay natutunan ninyo ang ukol sa mga uri ng paglilitra. Nasadyang paisarap matutunan bilang isang bata ang mga sining ukol sa mga paglilitra. Ngayon ay muli na naman tayo magbubuo ng panibagong kaalaman sa linggong ito, kung saan natin tatalakayin ang mga alpabeto ng linya. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Matataas na mga tanawin. Anong napansin nyo sa larawan? Di ba pagkaganda-ganda at pagkatuwid-tuwid ng mga building? Kung papansin nyo ang mga sasakyan, ay gayon din. Obserbahan nyo ang larawan. Mag-comment lang kayo kung ano ang napansin nyo at babasahin ko mamaya. Anong napapansin nyo sa mataas sa tulay? Alam nyo ba ang mataas sa tulay sa Pilipinas ay matatagpuan sa pagitan ng summer sa Leyte? Yung tinatawag natin na San Juanico Bridge. Diba? Ito, anong na-obserba nyo rito sa mga larawan na to? Ito ay may kinalaman sa ating pag-aaral, kung saan ating nga alamin ang mga alpabeto ng linya. Meron tayong tinatawag na linyang panggilid o borderline, linyang pag nakikita o visible line, linyang pag di nakikita o invisible line, linyang pasudlog o extension line, linyang panukat o dimension line, linyang panggitna o center line, linyang pantukoy o reference line, at linyang panturo o leader line, linyang pangbahagi o section line, at linyang pamutol o break line. Diba? Kahit magkarugtong yan, kapag tinadhana na ang putol o mabreak, patay kang bata ka. Kaya alamin natin sa mga alpabeto ng linya, paano ba nagkakaroon ng break line? At paano ba nagkakaroon ng panggilid o borderline? Sisayin natin. Ang linyang panggilid o borderline ang pinakamakapal o pinakamaitim na guhit. Medyo makapal yung pagkakaguhit niya. Border. Kaya nga border, mga panggilid. Mga panggilid na bahagi yung tinatawag na borderline. Ang linyang nakikita o visible line ay para sa nakikitang bahagi ng inilalarawang bagay o visible lines. Ang linyang di nakikita o invisible line ay nagpapakita ng matatakpang bahagi ng isang bagay. Tulad nito nakikita nyo sa larawan. Yan yung mga halimbawa na invisible line. Ang linyang panggitna o center line ay nagpapakita ng axis o gitnang mga hugis symmetrical tulad ng washer, gear, at rimatsi. Yan, yung mga pagitan sa na center. Nakasenter siya. Kung nasa sentro ba yung axis ng isang guhit. Ito ay kadalasang nakikita sa mga pamustihan ng isang bahay. Dapat nakasentro. Ang extension line ay pinapakita ang pagkakatapat-tapat ng tanawin at hangganan ng mga sukat ng ilalarawang bagay. Katulad ng nasa larawan. Extension. Magkatapat ba yung
magkabilang dulo. Yan, nakasentro dapat. Sa mga karpintero ay ginagamit ng hulog. Nakahulog siya. Mahirap kapag wala sa hulog. Ang linyang panukat o dimension line ay nagpapakita ng kapal, lapad at haba ng larawan. Ikita niyo to sa larawan na to. Dimension line. Ang linyang panturo o leader line ay nagpapakita ng sukat o bahagi ng isang bagay. Dita, may panturo o leader line, nakatutok siya. Diba? Mayroong guide ang tawagin. Pinapakita niya gano'n bang kahaba. Susundan na lang yun. Sana susundan na lang yung bahagi ng linya na itinuturo niya. Kaya pinaka-leader eh, tagapangunang linya. Ang linyang pantukoy o reference line ay tumutukoy sa isang bahagi ng inilarawang bagay. Katulad itong mga sa larawan. Ito yung tinatawag na reference line. Ang lumbric line ay nagpapakita ng pinaikling bahagi ng isang mahabang bagay na inilalarawan. Tulad ito, parang nakasigsag siya. Diretso, pataas, pababa, pataas, at pa-diretso. Ay nagpapakita ng pinaikling bahagi ng isang mahabang bagay na inilalarawan. Kung sa panukat ang ating pag-uusapan sa nakalipas na ralin, gagamit ka dito ng tinatawag na zigzag rule para makuha mo yung tamang sukat o tamang linya ng iyong gagawin. Para makuha mo yung tinatawag na lumbric line. Ang linyang pambahagi o section line ay linyang ginagamit sa paghahati ng isang section. Diba yung nakikita nyo dito? Yan. Sa section na yan ay nakikita nyo yung alin. Ano makikita nyo rito? Parang kalaykay na tinatawag, di ba? Okay. Sana mayroon ngayon natutunan sa pagkakataon ito. Pag-aralan nyo mabuti ang mga iba't ibang uri ng linya sapagkat napakalagang matutunan ng isang bata ang ganitong mga paglilinya. Tinatawag ng mga alpabito ng linya. Atin ang mga lamin. Ang alpabito ng linya ay ginagamit pagbuo ng isang larawan katulad ng orthographico at ang symmetricong drawing. Ito ang mga uri ng drawing na nagpapakita ng bawat bahagi at kabuuan ng isang larawan. Kilalanin ang mga linyang ito. Isulat ang pangalan ng bawat uri ng alpabetong linya at kung ang sagot nyo sa number 1 at ang sagutan, kung ang sagot nyo sa number 1 ay borderline, upang gilid ay tumpak nyo yung sagot. And it, visible line, number 1. Ang number 2 ay borderline. Ang pangatlo ay invisible line at ang pang-apat ay extinction line at ang kasunod ay tinatawag natin na center line, naka-center siya. Okay, sana may natutunan kayo sa aralin sa panibagong linggo ng ating pag-aaral at ako'y umaasa sa tulong ni nanay at ni tatay, ni ate at ni kuya ay ganap yung maunawaan ang mga nakapaloob sa learning packet o module ng Industrial Arts sa ikapat na Maydang. Nawa pinagpala ang bata na nagtsatsaga sa panahon ng paghihirap itong bansa. Huwag umaasa na ang pagkakataong ito ay sasamantalahin nyo sapagkat mas mainam matuto isa maglaro ng Mobile Legends sapagkat ito nakakapikto sa diwa at isip ng inyong kalusugan. Isipan at kalusugan ay maapiktuhan sa murang edad o gulang. Nawa, pinagpala kayong sa araw na ito.
At kung di pa kayo nakasubscribe, ay pindutin niyo yung subscribe button sa bahaging ibaba ng video na to. At sa mga susunod, maging update kayo sa mga video ating aaralin. Thank you.